Now you see, now you know. Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banang pagdiriwang na ito, ito ay unang na rin nating pagdiriwang sa taon na ito, 2015. Sa pagdating First Friday, last month, ay wala pa kayong kaso. So, ito yung tulog natin sa harapang pong kapal na sa taon na ito, 2015, ay patuloy na tayong gabayan. At bahagi rin nun na kung saan ay bilhin natin sa tulong ni St. Paul Mickey and Companions na tayo ay patatagin sa ating pananampalataya. Mailayo tayo sa pagiging katulad ni Herodes na matungayan natin ngayon sa Ebanghelyo. Bigyan tayo ng higit na karatagan na pangawakan ang kinikilala natin katotohanan. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa nakapangyarihan ko at sa iyo mga kapatid na wala akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng magkapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Ikaw ang pinagmulan. Ng matapat na panindigan. Ng matapat na panindigan. Ng mga banal. Ng mga banal. Ang mga martir. Ang mga martir. Na sina San Pedro Bautista. Na sina San Pedro Bautista. San Pablo Miki. San Pablo Miki. At mga kasama. At mga kasama.
ay minarapat mo, ay minarapat mo, tawagin upang mabuhay, tawagin upang mabuhay, sa iyong pilit, sa iyong pilit. Matapos na nasin ang krus, matapos na nasin ang krus, ng pagtiis, ng pagtiis, sa kamay ng mga taga-usig, sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin, bunga ng kanilang pagdalangin, para sa amin, para sa amin. Mapangatawanan nawa namin, mapangatawanan nawa namin, hanggang kamatayan, hanggang kamatayan. Ang pananampalataya namin ipinanghahawakan, ang pananampalataya namin ipinanghahawakan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga hinto. Mga kapatid, pagpatuloy tayong mag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo, huwag ninyong balitaan ang pagpapatuloy sa mga taliw ng bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damay ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo na kabilangguri kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaari kayo may dumanas din ng buhay. Dapat igalang ang lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-aasawa. Sapagkat makatulan ng Diyos ang mga nakikiapit at mga nakakalina. Huwag kayong magmukhang salapi. Masayahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni papabayaan mo. Walang pag-aagam-agam na nagsabi nito, Panginoon ang tumulong sa akin. Hindi ako natatakot. Ano nang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo nang nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularin ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin kasalukuyan at siya rin magpakayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y puang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot at kaniluman. Sa mga pangalim, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sarakain ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may pagabak, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magpupublik, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwi. Ako'ng katulong mo at iyong alipin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sabagat bantog na ang pangalan nito, may nagsasabi siya ay si Juan Bautista. May nagsasabi siya ay si
ng muli ng buhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya ay si Elias. Siya ay propeta katulad ng mga propeta noong una, anong iba pa. Sinabi naman ni Herodes na mabalitaan niya ito. Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli ng pagkapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babae ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagtimtim ng galit kay Juan. Inanad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya ito'y taong matuwid at banal. Kaya pinagsasanggalang niya, gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang aninyahan ni Herodes sa kanyang kaarawan. Ang kanyang mga magawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Humasok mga anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panahuin. Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian. Kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at itinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kanarunungan ng hari. Ang ibig ko ibigay ninyo sa akin ngayon din ang isang sinsang pinggan. Ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya, labis ang nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa, na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang inihutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinagutan si Juan sa ilang buwan. Binibigay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo. So, bahagi ho ng napakinggan natin mga pagbasa. Sa unang pagbasa po na rinig natin ang patuloy na paanyaya ng Diyos na ano yung paanyaya ng Diyos na huwag kayong magmukhang sarapi, huwag kayong mga lunya. Bagi na patuloy na inanyahan tayo ng mga tugon sa pangaya ng buong mikropal. So, patuloy na pinaalala sa ating ng mga utos ng buong mikropal. Sa Ebanghelyo, natagpuan natin si Herodias at si Herodes. Kung tutulusin po ay isa sa mga lumalabag no? Sa ipinag-uutos na ito ng buong mikapal. Pero walang ibang nagsasabi sa kanila no? Sa kakat sila ay tinuturing na hari. No? Sino lang yung
Narinigin ang nagsasabi nito, eh, walang iba kundi si Juan Bautista. No? Sinasabi niya kay Herod na hindi mabuti na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. So, kaya pinakulong niya sa utos ng asawa ng kanyang kapatid na si Herodias, si Juan Bautista. So makita po natin yung personalidad ni Herodes na nagagandahan sa mga sinabi ni Juan Bautista, kaya lamang ay namumuhay sa kasalanan. Ay hindi po pwede na tayo ay tawagin na po natin ay mamangka sa dalawang ibon. Hindi po pwede na makikinig ka kay Juan pagkatapos ay ikaw ay nakikiapid sa asawa ng iyong kapatid. So dumating yung pagkakataon na kung saan ay siya ay nailagay sa isang sitwasyon na nahihirapan siya ngayong pumili. So ano nangyari? Sumayaw yung kapatid na yung anak ni Herodias na, well, hindi po binanggit yung pangalan dito, pero sa ibang pagkakataon ay itong pangalan, so ngayon po sa pag-aaral ng simbahan ay si Salome. So, nagsayaw sa harapan ni Herodes. Ano kayang sayaw? Ano kayang sayaw ginawa ni Salome?